So here we back again guys, kuli, this is J. Araneta from Buhay Moto. Today our topic is yung mga scooter ng Yamaha na nakikita natin sa picture. Na, oh, ganda naman yan, so ang angas niyan, inabang-abangan mo, tinago mo yung pera mo para pambili ng motors pero hindi siya nilabas din sa Pilipinas, hindi siya nilons. Ito yung mga unit na makikita mo lang sa Thailand, Vietnam, sa mga kalapit natin bansa, Asian din. Pero hindi siya nilabas sa Pilipinas, so sad lang. Pero ito ang top 12 ko, panoorin ninyo at meron kayo konting matututunan. Ito na guys! Ha? Kung gusto mo pa makanood ng ganda o klaseng video, please click a subscribe and pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga bago natin video. Thank you! Yon, nagbabalik muli tayo sa mga tops. Ang top 12 ko is si Mio Zayar. Mio Zayar, 2009 siya nilabas sa Vietnam. Then 2010 siya nilabas sa Thailand. Dito, lumabas din siya pero konti lang. Ang naglabas, mga taga-Caloocan na shop like Maya, DNC, tsaka si Remcor. Thai unit siya kung tawagin dito. Lumabas din siya dito mga 2012. Yun ang mga ganun na. Ang tawagin natin dito yan, Mio MX. Siya si Mio 4. Mio 4 MX tawagin. Pero sa iba bansa, siya si ZR. ZR MX din ang tawag. Ganun sa Vietnam ata MX. Pero same lang naman siya ng Mio Soul. Pinagkaiba lang nila yung headlight sa harap. Bali pa dalawa siyang ganun. Dalawa yung headlight niya. Parang katulad sa Novo. Tapos yung chassis niya, engine, alos lahat ng panloob. Same lang siya sa Mio Sporty, Mio 1, tsaka sa Pino. Yan. Same lang siya. Pinagkaiba niya lang yung tinatawag natin dito ng Type 5. Meron siyang Type 5, yung pipe na may swing arm, tapos pahaba yung ano niya, heat guard. Wow. Yun. ZR. Siya nilabas noong 2009 talaga sa Vietnam, unang-una. So, pang 11 namin, natin, top 11 is si Novo Elegance. Novo Elegance 135. Kaya siya tinawag na Elegance kasi itong motor na to, sobrang elegante niya talaga. Yung susi niya, pang elegante, yung itsura niya, elegante, parang tipong kahit naka-office attire ka, babagay sa itong motor na to. Kasi laki siya ng Novo, na Novo natin dito, parang Novo si, ganun. Size 16 din yung mags niya. Pero ito may radiator. May radiator na siya. Pero carburetor pa rin siya. Naka CDI. Alam ko nga, swak yung kaha niya sa Novo Z tsaka Classic. Same sila. Kaya i-selpak yung kaha niya. Bali, nilabas to noong 2011 sa Thailand tsaka sa Singapore. Meron na ito. Naalala ko na sa Singapore ako noon. Merong Novo Elegance doon. Mga 2013 nata. Novo Elegance doon, parang ginagawang ano, pandeliver. Pero ng gulay sa palengke. Nakapanghinaya nga yun. Sabi ko siya, so, mabon na tayo dyan. Number 10 natin, top 10, is si Mio J115. Mio J115, 2012 siya nilabas sa Indonesia tsaka sa Thailand. Yan siya nilabas. Ito siya. Yan. Kung mapapansin nyo, si Mio J, medyo kamukha niya si, para siyang FI version ni ano Mio 1. Parang binuhay nila si Mio 1 sa katawan ni Mio J. Si Mio J, bali ang same chassis niya, tsaka engine niya, si Mio Soul I 115. Natatandaan niyo yung matapang mukha. Ayong headlight. 115. Nilabas din dito sa atin yun noong 2012. Kasabay niya sa ibang bansa. Mio J naman siya. Paano masabi? Same chassis niya si ano rin, si Pino. Pino FI, tsaka si sin pa ba to? Si TTX, Yamaha TTX na hindi rin nilabas dito. Same chassis niya, tsaka engine. Bali, pag yung kaha nila, pinagpalit-palit, parehas, pasok. Engine nila, YM Gen FI. Ayun yung unang-unang gawa na FI ng Yamaha. Nung gumagawa sila mga Yamaha scooter na FI. YM Gen FI. FI na sila. So, mubo na tayo dyan. Punta na tayo kay top 9. Top 9 natin, pang 9, is si Novo SX125. Meron rin ito 135 version. Bali, nilabas to 2013 sa Thailand. Sa Thailand lang siya meron. Si SX.
ang mukha niya parang sniper, matapang, parang nauso kasi nun type na yun yung mga projector eh. Parang siya naka-projector na yung harapan niya ng ilaw. Meron siyang ilaw na ganyan sa harapan. Imagine nyo. Nandiyan naman, ito yung picture. Ayan, nakikita nyo naman picture dyan. Ganun pa rin, literal na no, bumahaba. Malaki compartment, tapos size 16 yung mags. Ito naman, si SX, FI na rin siya. YM Jet FI siya. Ang kaiba niya kay Elegance, Elegance Carburetor. Tsaka ano to, parang elegante rin siya tingnan. Kumbaga parang may angas. Nandun yung angas ng motor pag sinakyan. Tsaka yung kulay niya, nakaiba, may dilaw, ganyan. Tapos yung headlight niya sa likod, napakaganda rin. So, mapunta tayo sa top name natin. Then, si TTX 115. Ito, nagkaroon ako na itong motor na to. Nasa vlog na natin to, si personal ko rin yun, pero dinenta ko rin gawa ng sobrang mahal ang pyesa talaga. Napakaangas na ito, yung Yamaha TTX. Bali, 115cc rin siya. Same chassis niya rin si Mio J. Si Mio Sol I-115, si Mino FI, magkakasame yan ang chassis. Tsaka engine, YM Jet FI, yung engine niya, computer box na rin siya. So, ilabas siya sa Indonesia tsaka sa Thailand. Noong 2012 sa Indonesia, in 2013 sa Thailand, doon siya nilabas. Yung ano niya, yung handling niya, napakaganda yung gauge niya, parang pampino na modern, sporty type. Bali, itong TTX nilabas to para sa mga off-roads ba na daan. Kahit luba, kasi iba yung mga suspension na ito eh, maganda talaga. Diba, parang pwede siya sa bundok, ganyan, ganyan, ganyan siya nilabas. Kaso, 115cc siya. Wala rin siyang radiator. Medyo timid. Pero yung panlabas niya, sobrang ganda. Ayan, nakikita nyo naman sa picture. Yan siya. Next natin, pang 7 is si Aerox. Aerox 125LC. Tata kayo, 125, diba? Ang Aerox sa atin, 115. Si Aerox 125LC, nilabas siya ng 2016 sa Indonesia tsaka sa Thailand lang. Sa Pilipina, nga. Inantay ko yun noon, 2016. Kung ilalabas siya dito, hindi siya talaga nilabas. Deep down in my heart, I still love you. Napunta tuloy ako sa Mio MX sa yung time na yun. Ang handling niya, bar niya, halos kaparehas sa kay ano, kay TTX, pero nilagyan lang si Aerox 125 ng parang windshield na maliit. Ayan, ang angas din ng itsura niya, maganda yung gulong, malaki rin compartment. Kasi yung chassis niya si MXI 125, tsaka si Seon GT 125 ng Vietnam. Same niya, hindi rin nilabas dito yan, yung Seon GT. Mamaya, papakita ko yung picture ng Seon GT. Ayan, yung mga ano, picture na yan. Ayan yung Aerox 125 na kung saan nakikita nyo sa screen natin yan. Ganda, di ba? Sobrang ganda ka kayo pa. Pag meron ka nandito, wow. Sobrang ganda. Oh my God! Wow! Meron yan dito, ano, mga converted. May mabibili kayo na, ano, na kaha. Kay Chris Acero sa FB. Kaso sobrang mahal. Plano ko rin dapat mag-set up niya kayo kaso hindi kaya ng budget. So, sa mapunta lang tayo sa top 6 natin. Top 6 natin is ito, super favorite ko to, Cubix 125. And sayang din yan, sobrang ganda niyan, parang bulky siya ng bilog-bilog. Cute yung itsura niya, sobrang ganda. Tapos yung headlight niya parang screen lang. Nakikita niyo naman dyan, parang screen, parang cellphone. Grabe yung mga pindutan, yung features niya. Meron yan standard version, meron S version, meron yung keyless ABS version. Same chassis niya, tsaka engine, hindi ako nagkakamali sa Mio I-125, tsaka Sol I-125. Yan si Grabis, parang yan. Pati mags niya, pang Grabis. Ganyan ang itsura ni Cubix. Pero si Cubix, napakaganda niya, pati tail light niya.
So blue core engine yan siya. Same siya sa mga engine ng Yamaha ngayon. BBA na rin ata yan. Ay hindi pala. Ah oo, BBA pala. SOC. Kaso wala siyang radiator, eh, nang hindi ko nagustuhan sa. No God! No God, please no. No! 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 Pero kung sa itsura lang, papugian, talagang pogi-pogian. Meron rin yan, si Chris Acero, ang lahat ng owner ng Dakito. Basta, nakakita na ako niya sa, dito sa Pilipinas, car show. Car show, motor show. Kasi rare naman yan, hindi nga nakabili. Siguro kung may chance na magkakaroon dito, may ganun magbibili. Mabunta na tayo dito. Number 5. Si number 5, Janus 125. Sa Vietnam siya nilabas noong 2016. Blue core na rin siya. Halos, ayan si Janus, ang halos kasi yung chassis engine nito ni, ano, ni, parang dito, ni Cubix. Ayan, ayan, nasa screen natin. Old school type siya, parang siya Tito. Kung may car, Tito's car, ayan mo, Tito's motor, daddy's motor, pa mga daddy, kaya pa mga tatay itsura niya. You guys silly? I'm still gonna send it. Parang pang-Mumbai daw sabi ng iba pero hindi. Mga bobo! Maganda yan, maganda yan. Parang mga Vespa type, di ba? Ang classic, ang elegante, tingnan. Pagpapangmayaman yung motor mo, di ba? Pag ganyan na lang. Tingnan ka talaga, ganda rin ang age niya. Ang ganda ng compartment, medyo malaki na. Sa top, ano na tayo? Top 4. Ganun din. Si Grand Filano Hybrid. Lumabas yan 2019 lang. 1819 sa Thailand yan nilabas. Si Janus sa Vietnam lang. Ito sa Thailand lang. Si Grand Filano Hybrid 125cc. Same rin sila ni Janus ng chassis tsaka engine. Tsaka ni Cubix kung di ako nagkakamali. Correct nyo na lang kung mali ako dyan sa comments natin. Pero napakaganda rin ng motor na yan. Parang Tito's car. Kaya Tito's motor. Kaya daddy's motor. Kaya ang lolo. Kaya pero yung forma tsaka elegante niya tsaka pagka-classic niya. Sobrang ganda. Damn! Kaya nang ano dyan. Kaya nang masasabi ko dyan sa motor na yan. Sa ano na tayo? Sa top 3. Ang top 3 natin is si Mio S. Mio S 125. Nilabas siya dito. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Ito is 2019. Ah, hindi pala siya dito nilabas. Nilabas siya sa... Saan ba siya nilabas? Indo. Indonesia, Thailand, Vietnam. Nilabas yan. Sa Pilipinas na nga din. Parang siyang version ni Mio Soul. Panibago. Same chassis tsaka engine niya si MIUI yata. Hindi ako nagkakamali. MIUI 125 tsaka si Sol I 125. Blue core, soft din engine yan. Wala siya radiator. Pero, para siyang version ng bagong sporty. Ganyan. Kaya yung looks niya. Ano pa bang ano sa kanya? Literal na MIUI. By the way, mapunta na tayo kay number top 3. Gago! Natin ito, nakikita nyo yan. Marami nag-abang dyan. Marami na broken hearted dyan. Noong 2019. Si Mio. Hindi siya nga. Hindi ba? Gunggong! Barilig kita sa mukha eh! May pa din. Lexi. Hindi siya, hindi siya nasama sa pamilya ng Maxi. Kasi yung chassis engine niya at si Aerox parang yun nakikita ko pero correct niya na lang ako kung mali ako pero hindi yan nilabas dito. Hopeful, maraming umaasa na ilabas siya ay 2020 dito pero walang update tayo dyan tungkol kay Lexi 125. Kita nyo naman napakaganda ang handling niya pa.
ang same chassis niyan. Same mugs niya si kasi ito, BBA eh. Tapos Mariah J ito. Ang ganda rin ng ano niya, ng gauge niya. Ang ganda. Ito mo, may charger. Pero meron niyang ano, basic, standard, S version, tsaka ABS. Kaparehas ni Cubix. Si Cubix meron yung charger. Tapos meron rin keyless. Ganda. Yan, si Lexi. Next natin is, pang top 1 natin is S-Max. X-Max 155. Nilabas to, kung di ako nagkakamali, sa US lang talaga. Tsaka yung malaking motor siya para sa kasing laki ng X-Max. Pero 155 yan siya. Kaya nakikita ninyo. Parang old school type, mga jet ski. Parang ganun. Kung saan ang galing yung N-Max niya. Yan, ganyan. Yan siya. Ang gandang angas, di ba? Ang angas niya. Hindi nga lang siya keyless, pero ang angas ng gauge niya, may makikita ko parang X-Max. Diba? Lupit, malalaki din yung kulong niya. Tsaka yung suspension niya, maganda din. Yung pipe, okay din. Handling, baga relax. Mas kailangan din pre. Tapos, yan lang naman yung mga nasa top 12 list ko na hindi nilabas din sa Pilipinas. So, hindi ko na isama si N-Max 155-2020 na sa update ngayon, ilalabas daw ngayon by end of bago mag-end tong 2020 na ito yung napaka-sexy bakpong kawapin siya ngayon. Tapos yung headlight niya singkit pang tumaray, di ba? Maganda. Yung gauge niya is square na binaba yung ano niya, yung signal light niya. Inaliit. Yung sa tail light niya, iba na rin. Parang kaya, tsaka grab bar niya, parang kay X-Max na. Tapos keyless na rin siya, BBA. BBA, keyless. Ganda na rin siya, parang day washing machine na rin. Yung susian niya. Sana lumabas yan. Maraming pipili niyan, sigurado. Yamaha, ano ba kayo? Tapos yung magaganda motor ninyo, huwag niyo pa iwan yung Pilipinas. Yun na, yun lang. Ngayon, ako naman, ang plano ko naman, ang maging motor ko ngayon is si Mio GT1, Mio what Xeon GT125. Si Xeon GT125 muscle. Yung tawagin. Parang bulky yung tsura niya. Same chassis yan ni Aerox 125 tsaka ni MXA125. Ito siya. Yun. Ang angas. Parang Mio Sol ay na may hinaluan ng Mio MXA. Simple lang. Ang plano ko kasi yung so ngayon, sana may mga natutunan kayo dito sa video natin. Gusto nyo pa nga makapanood ng mga ganyan content, comment, share, and like. Enjoy us po. Supportahan lang.